Ang galing mga kababayan na naging speech ni President BBM. BBM. Sa United Nations General Assembly. Superb! Ini-imagine ko mga kababayan habang nagsasalita. Sabi ko, what if yung nanalo, mga kababayan, tumalab yung second magic? Hindi umobra. Yung second magic, mga kababayan, hindi umobra. Kung umobra yun, halimbawa, si nana yung nanalo, ano kaya yung magiging magiging laman ng speech ni Santa Mama doon po sa United Nations? What? Ikaw na naman, Anya Mr. Maravillas. Alam mo ba, Anya Mr. Maravillas, na may doctorate na siya from, ano, honoris causa from Ateneo? Kung ano, tapos lecturer siya doon sa Harvard? Kung ano, what? 3 months pa. Anyway, going back dito po sa naging speech ng ating Pangulo, dito natin makikita mga kababayan kung gaano kalalim, kung gaano kalawak yung kanyang understanding sa tinatawag na geopolitics in international order. Talagang advantage na anak siya ng dating Pangulong Marcos Senior. At noong panahon nila, mga kababayan, panahon ng tatay niya, pati sa mga travel ni Mrs. Marcos, yung nanay niya, kasama siya, sinasama. So na-expose siya, mga kababayan, sa international politics, geopolitics, and international relations. So yun, mga kababayan, ang kanyang na-acquire na knowledge. And ngayon, pinapakinabangan ng mga mamamayang Filipino. Kaya nang mag-speech yung ating Pangulo, talagang kahanga-hanga. Just like his father, mga kababayan. Makikita mo, madadama mo, mga kababayan, sa kanya ang pagiging naturalisa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na siya, he has that deep knowledge of many things around the globe, around the world. You see? Sabi rito, mga kababayan, sa balita, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. urged Wednesday sa Manila kahapon, ay ngayon pala Wednesday. Ngayon, ha? All the United Nations member states to adhere to the principle of rules-based international order to solve disputes, as he reiterated his foreign policy that Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. Itong statement na to is just a continuation, mga kababayan, ng foreign policy ng dating Pangulong tawag dito, Digong. Yung independent foreign policy, baka isipin ninyo, kinopyadangan yan ni Bongbong Marcos yung policy. Maganda naman. Kaya, pag maganda, dapat ipagpatuloy. Yun ang pagkakaiba ng mga Marcoses po sa mga Dilawan. Walang personalan, walang pagkaingit. Pag maganda, ipagpatuloy. Pag hindi maganda, palitan. Yung mga Dilawan po, kahit maganda at napakaganda ng mga pulisiya, mga proyekto
ng dating Pangulong Marcos diniscontinue. Bakit? Maalalaan niya yan, si Marcos, namimersonal kayo eh. Ang gusto ninyong mano, ma-satisfy yung ego ninyo. Di ba? So comes now the disruptions sa bansa. In terms of policy, nalilito niyan yung mga tao. Nung previous administration niya, sabi, friend to Noah, to everyone, enemy to none. Ngayon, anya, iba na. Imaganda yung policy yon, we have to continue. Di ba? So, ganun po. Halangan man, ngayon, anya, kasi ako na yung pangulo, kaaway ko na yung gusto ko kawayin. At yung gusto ko maging kaibigan, kakaibigin, gagawin kong kaibigan na lang. Hirap i-pronounce. So sabi rito, addressing world leaders during the 77th UN General Assembly here sa United Nations, Marcos said that differences should only be resolved through peaceful means by reinforcing the predictability and stability of international law, lalo na niya yung 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. So, ito mga kababayan, yung mga nagsasabi na baka niya hindi banggitin yung issue dito sa West Philippine Sea, ito na po, pinos ng ating Pangulong Bongbong na dapat ma-reinforce natin itong batas, international law, on the law of the sea. Convention on the Law of the Sea. We provided an example of how states should resolve the differences through reason and through right. Rason at karapatan. Marcos cited the Manila Declaration of 1983, panahon ng tatay niya, and the United Nations Convention on the Law of the Sea, which provide useful guidance for our time, sabi po niya. Amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law and informed by the principles of equity in of justice. Ah, di ba? Napakaganda mga kababayan ng mensahe, equity in justice. Madaling sabi, yung tama lang, yung patas lang, yung batay sa hostisya, in fairness sa bawat partido. Yun ang dapat niya yung ating ginagawa dito. Sabi po ng Pangulong Bongbong, as I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all in an enemy of none. Ngayon, meantime, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong, nilaunch na rin niya, ipinos niya yung bid ng ating bansa na maging member ng United Nations Security Council. The President urged the member states of the United Nations to support our bid to the UN Security Council for the term 2027-2028. Speaking before the afternoon session ng 77th UN General Assembly, Marcos said that Philippines-United Nations Joint Program on Human Rights is an example of a constructive approach that puts our people, not our politics,
at the center of this work. Hindi yung politika niya. Yung politika rito masama. Yung mga tao, mga kababayan, he said it provides a model for revitalizing the structures that facilitates solidarity between the United Nations and a sovereign duty bearer. Our continued solidarity will also benefit from a reform in more inclusive Security Council niya and an empowered General Assembly that can hold the Council to account. At the same time, the United Nations must forge ahead with its flagship tradition of global peacekeeping. Yun ang dapat na ginagawa ng United Nations, global peacekeeping. Yung totoong peacekeeping, hindi yung makikita mo sa television, sa mga interviews, they want peace. Pero, at the back, iba yung activity ng UN, ng United Nations. Iba man, nanggagatong ng mga gulo, the ethnic conflicts, gamit yung mga kung ano-anong ideologies, yun po ang nangyayari dito sa atin. Alam ba ninyong ganon? Ganon ang laro ng mga globalista. Yung sa frontera, iba. Parang yung description sa Bible, beware of wolves. Kaya yung Bible po, very, very relevant sa ngayong panahon. Beware of wolves and sheep's clothing. Iba yung makikita mo. Peacemaker siya. Kaya ang warning ng Bible, mga kababayan, napakalinaw. Referring to the peacemaker po, when they say peace and safety, sabi sa Bible, then sudden destruction cometh upon them, and they shall not escape. Nakita ninyo mga kababayan? Basa ng Bible, ng mga prophets pala, sa Bible, mga kababayan, yung nasa isip ng mga future leaders ng mundo, sinulat niya, ito niya yung gagawin ninyo. Yun ang gawain ng United Nations. Iba yung double talk sila. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Tingnan ninyo yung mga kalaban ng gobyerno, supported ng United Nations. Kung totoo po ang United Nations sa kanilang agenda of peacekeeping, they have to support duly established governments. And they will support, mga kababayan, international and law-based order tulad ng pinopos ni President Bongbong Marcos. Dapat international law-based order ang dapat nating ipos. And based on true justice. Hindi yung tingnan ninyo dito. Sino yung kwa nila? Sino yung kabilaan yung sinusupport nila? They're supporting the government. And the enemies of the government, lagi nilang kausap. Ganon ba niya, Mr. Maravillas? Ganon. Kaya ako walang tiwala dyan sa United Nations. Wala akong tiwala. Double talk sila. Yung nangyayaring gira ngayon, doon sa yung mga Roso at saka anong ginagawa ng United Nations? They're siding with, di ba? The West, the Western powers. Pero yung Russia, member din ng United Nations. Di ba? Pero saan sila kumakampi? Kaya nagkakagulo ang mundo.
Ang daming traidor dito sa my country's experiences in building peace, in forging new path of cooperation can enrich the work of the Security Council, sabi po ni President Bongbong Marcos. And to this end, I appeal for the valuable support of all UN member states for the Philippines candidature to the Security Council for the term 2027-2028. Yan po mga kababayan yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, baka lang gusto ninyo itong i-try Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses at affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax sa mukha, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Yung mga kuhan po ninyo, mga tawag dito, inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.